ang kapwa. Lucas 10:25. Ang mabuting Samaritano. Mababasa din natin sa Mateo 22:24 ang mga paliwanag dito at dagdag mga paliwanag sa Marcos 12:28 patungkol sa kapwa. Ang mabuting Samaritano. May dumating na isang guro ng batas para subukin si Jesus. Sinabi niya, "Guro, ano ang gagawin ko para makamit ang buhay na walang hanggan?" Sumagot sa kanya si Jesus, "Ano ba ang nasusulat sa batas? At paano mo ito naiintindihan?" Sumagot ang guro ng batas, "Mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso at ng buo mong kaluluwa at ng buo mong lakas at ng buo mong pag-iisip. At nasusulat din naman, mamahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Noy, sinabi ni Jesus sa kanya, "Tama ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka." Pero gustong mangatwiran ng guro ng batas, kaya sinabi niya kay Jesus, "At sino naman ang aking kapwa?" Sinagot siya ni Jesus, "May isang taong bumaba mula sa Jerusalem papuntang Jericho at nahulog siya sa kamay ng mga tulisan, hinubaran siya ng mga ito at binugbog at saka iniwang halos patay na. Nagkataon namang may isang paring pababa rin sa daang yon. Pagkakita sa kanya, lumihis ito ng daan. Gayun din naman, may isang libitang napadaan sa lugar na yon. Nang makita siya, lumihis din ito ng daan. Pero may isang Samaritano namang naglalakbay na napadaan sa kinaroroonan niya. Pagkakita nito sa kanya, naawa ito sa kanya, kaya't lumapit ito. Binuhusan ng langis at alak ang kanyang mga sugat at binindahan. Isinakay nito ang tao sa sarili niyang hayop at dinala sa isang bahay panuluyan at inilagaan. Kinabukasan dumukot ang Samaritano ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, 'Alagaan mo siya, sasagutin ko ang anumang karagdagang gastos pagbalik ko.' At sinabi ni Jesus, 'Sa palagay mo sinang tatlong ito ang naging kapwa sa taong nahulog sa kamay ng mga tulisan?' Sagot ng guro, 'Ang nagdala at ang nahabag.'" Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, "Humayo ka at ganun din ang gawin mo." Maaring ang biktima ng mga tulisan, hinubaran at kinuha mga kagamitan, maaring tayo ay isa sa biktima ng binabanggit sa kwento ng mabuting Samaritano. Tayo ang biktima. Tanong, sinong nahabag at naawa sa atin? Sinong tumulong sa atin? Pamilya, kaibigan, barkada, taong lipunan, ang mga dumaan ay mga mananampalataya, mga reliyoso, taong simbahan, mga lingkod ng simbahan, pero narinig natin, yung unang lingkod ng simbahan, nakita niya, subalit umiwas pa. Ang pangalawa ay lingkod din ng simbahan na reliyoso, nakita rin, umiwas at lumiis din. Dumaan ang Samaritano, simpleng tao, simpleng mamayan, hindi mananampalataya. Subalit, nahabag, naawa. Dinala sa bahay panuluyan, inalagaan, ginamot. At sinabi pa sa may-ari ng bahay panuluyan, "Alagaan mo siya." Binigyan niya ito ng 1 denaryo at may sinabi bago umalis, "Alagaan mo. Tila ibigay mo ang lahat ng kanyang kailangan. Babayaran kita pagbabalik ko." Maring masabi natin, sinubat sa mga lingkod ng iba't ibang simbahan ang mga lumihis para makidamay dumamay.
ulmihis dahil ayaw maiskandalo. Ayaw masangkot. Ayaw maabala. Ayaw maistorbo. Dahil itinuturing na hindi ka pananampalataya ang biktima, hindi ka uri, hindi ka relihiyon, hindi ka lahi. Mga nagsasabing lingkod ng iba't ibang simbahan at mga reliyoso, ilan na ba ang taong iniwasan natin? Ilan na ba ang mga taong tinanggihan natin? Samantala mga simpleng tao, sila pang naunang tumugon para sa kapwa tao. Maaari din naman natin masabi ang mabuting Samaritanong napadaan ay si Kristo Jesus. Hindi niya natin natanong kung anong uri tayong pagkatao at gaano kalaking ating kasalanan. Tayo biktima. Tayo hubad. Tayo sugatan. Sugatan sa napakaraming pigati sa mundong ito. Hubad sa dangal at karangalan. Lupaypay, hindi makagulapay sa hirap ng buhay. Mga hamon at mga pagsubok. Kailangan may umalalay, may tumugon, tulad kung paano niya hinanap ang tupang ligaw at nang makita ay pinasan, kinarga, pabalik sa kawan. Nang wala siyang tanong-tanong at di niya inalam kung anong klaseng tao ito, dapat tayong lahat ganun din ang ating maging pag-uugali. Tumulong sa mga nangangailangan ng tulong, mahabag sa dapat kahabagan. Kaawaan ang mga dapat kaawaan. At kung si Jesus sa katauhan ni Jesus ang mabuting Samaritano, tila tayo ang kanyang kinakausap. Alagaan ninyong inyong kapwa at yung anuman ang inyong nagasta. Oras, panahon, pera, kayamanan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Narinig natin sa ating binasa, alam niya na ang sampung utos. Alam niya ang pinakamahalagang utos. Mga guro pa ito. Memoryado ang Biblia, memoryado ang batas ni Moises. Tila ang Biblia hanggang utak na lamang ay mga doktrina, mga dogma hanggang utak na lamang. Kailan ba ito bababa sa puso? Bakit hindi pinuri ni Jesus sa mga guro ng batas nung araw? Bakit sila ang tagapagturo? Bakit hindi sila napuri ni Jesus? Marahil magaling sila magturo, pero hindi nakikita sa kanilang totoong pamumuhay. Marahil ikaw ang pinakamagaling sa Biblia, scholar ka, teologo ka, pilosopo ka, very good, salamat sa napakarami mong naturuan. Pero ikaw mismo ay hinanap ni Jesus dahil individual mahalaga ang bawat isa. Hindi sa kung gaano kalaki ang iyong nalalaman, kundi gaano kalaki ang iyong ginagalawan na iyong ginagampanan na natutulungan. Malaki ang iyong teritoryo, hindi mo naman kilala kung at sino-sinong nasasakupan mo. Hindi sa layo at dami ng iyong naabot, kundi ilan ang iyong nahipo. Sino ang aking kapwa? Umaasa ang guro ng batas na itatakda ang mga eksaktong limitasyon ng kanyang obligasyon. Sino nga bang dapat niyang asikasuhin? Ang kanyang mga kamag-anak, mga kalahi, o baka naman ang lahat? Makahulugan ang pagwawakas ni Jesus sa kanyang kwento sa pamamagitan ng isa pang tanong na kaiba sa una. Sino sa tatlong ito ang nakitang naging kapwa sa taong nahulog sa kamay ng mga tulisan? Para bang sinasabi niyang, huwag mo nang problemahin pa kung sino yung kapwa, kundi pakinggan mo at patangay ka sa tawag na nadarama mo sa iyong sarili. At makipagkapwa ka, kapwa ng kapatid mong nangangailangan sa iyo hanggat itinuturing nating obligasyon ang batas ng pag-ibig. Hindi ito ang magiging pag-ibig na gusto ng Diyos.
Hindi lamang pakikiramay sa kagipitan ng ating kapwa ang pag-ibig. Pansinin kung paano tumigil ang Samaritano kahit na mapanganib ang lugar na iyon. Kung paano niya binayaran ang mga gastos at nangakong sasagutin ang lahat ng maaari pang kailangan sa halip na magmakaawa at magkawang gawa lamang. Kung minsan sapat na makapagkawang gawa tayo, bahala ka na sa kukulangin, bahala ka na sa iba. Ako'y may naibigay ng tulong sa iyo. Pansinin kung paano tumigil ang Samaritano kahit na mapanganib ang lugar na iyon, kung paano niya binayaran ang mga gastos at nangakong sasagutin ang lahat ng maaari pang kailangan. Sa halip na magkawang gawa lamang, itinataya niya ang sarili ng walang anumang kondisyon o pagtatantya at para sa isang estranghero pa. Minsan namang sinabi ni Martin Luther King na di nakokontento ang pagmamahal sa pakikiramay sa mga naghihirap bilang simula, kailangan tayong maging mabuting Samaritano sa mga nabuwal sa daan. Subalit, umpisa lamang ito, sapagkat balang araw kailangan nating tanggapin sa ayaw man natin o sa gusto na ang daan pa Jericho ay dapat gawin sa ibang paraan upang di palagi at patuloy na nagugulpi at napagnanakawan ang mga tao sa kanilang paglalakad sa mga landas ng buhay. Sa halimbawa rin ito'y pinakikita sa atin ni Jesus na kadalasa yun pang parang may mga katungkulan sa relihiyon o yun pang mga naniniwalang tumutupad sila sa batas ang hindi marunong magmahal, umunawa, tumanggap. Isa pang Samaritano na ibig sabihin niya ay isang dayuhang itinuturing na erehe o heretic ng mga Hudyo ang siya pang kumakalinga sa taong sugatan. Maaring hindi ka erehe o hindi ka heretic, pero wala kang habag at wala kang awa at hindi nakikita sa iyo ang totoong gawa. Para sa mga Hudyo, ang mga kasapi sa Israel ang kapwa, ang kanilang mga kababayan, may dignidad sa pakikibahagi sa parehong relihiyon. Sa katunayay, galing sa dugo at laman ang kapatiran ito. Ngunit para kay Jesus, walang anumang diskriminasyon ang pakikipagkapatiran. Ngayon, labanan miyembro sa miyembro, kasapi sa kasapi, kasusyo sa kasusyo, kalahi sa kalahi, kadugo sa kadugo. Nasaan ang Diyos doon? Nasaan ang Diyos sa ganong mga katwiran? Ang mabuting Samaritano, ang tumutugon, ang tumutulong, kumikilos at gumagawa.